Hello mga boss, vlog ulit tayo today. So welcome again to the channel Car Finder by Richard. So nandyan sa likuran ko yung bagong dating na Toyota Hiace Grandia Deluxe Manual. And marami pang iba na aking i-vlog. So I encourage you panoorin po yung buong video. And huwag niyong kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated. Meron tayong mga low budget, meron mga sedan na aking binag. So panoorin niyo po. So hindi na natin papatagalin pa, start na natin. Another bagong lapag mga boss, Super Grandia ulit, 2019 model, monotone color. Ayan po, buong buo na pearl white, walang gold lining. First owner, ang tinak po is 40,000 plus. Ayan po sa mga naghanap ng family van, i-consider nyo to, Super Grandia. Automatic transmission, diesel. Ayan po, maayos na maayos na sasakyan. Ayan o, dual sliding door, leather seats, captain's chair na rin. Itong unit, nakatint mga bintana. Ayan, ito yung kanyang sa likod. Ayan. And meron siyang reverse camera, may mga reverse sensor. Ayan, apat Toyota Hiace Super Grandia. Maraming naghahanap po nito mga boss. And dito rin po sa kabila. Ayan, umulan lang po. Kaya basa dito sa side na dito. Ayan, naka 15 inch ang kanyang mga rim. Ayan, Bridgestone. Itong kanyang brand na gulong. And itong gulong nya nasa 70% tread life pa. Ayan, buksan na natin. Dual sliding door. Sliding door din doon sa kabila. Ito yung kanyang mga upuan. Captain's chair. Seatbelt seal na rin po to. Kulay gray ang kanyang mga leather seats. Ayan. And merong dalawang headrest monitor. Ayan o. So hanggang dun ang kanyang mga aircon na singawan. Ayan po. Malamig na malamig ang aircon, maayos po. And ito, merong mating dito. Mating ang tawag ito. O, ayan po, meron din dito sa kabila, ayan po, hanggang dun sa likod. Buksan natin yung pintuan niya. Ayan. O, hanggang dyan po. Maganda itong kanyang nilagay na mating, ayan po. Naka sabit yung kanyang pang pinakahuling upuan. So ang seating capacity nito is 479, tama? 47 plus 2 9 11, 11 seater kasama driver. Ayan. So maayos din sakyan. 2019 Toyota Hiace Super Grandia. So ang presyo is 1,788,000 pesos. Nego po yan upon viewing. And ipakita ko rin po rito sa kanyang first row. Ito yung kanyang dashboard. And maayos po ang kanyang upuan. And meron ding mating dito. Ayan po, walang add-on nung dating may-ari. Stock lang po dito sa kanyang dashboard. Merong airbags dito, driver and passenger. Ayan po. So itingnan nyo po yung kanyang upuan, oh. Maayos, walang masira. Well maintained yung sasakyan. So i-consider nyo po sa mga naghanap ng Super Grandia van na pang pamilya. So isarahon natin. Ayan po, number ko nandyan sa screen. Para kung gusto niyo i-check, advise niyo po ako one day before. So ito, 2019 Toyota Hiace Super Grandia. And maayos na maayos ng usapyan. 11 seater kasama driver. So yan po. And tawagan niyo lang po ako para maipakita ko itong unit na to. Then sa susunod na ating vlog, ito ay susunod nating i-vlog sa susunod nating episode.
Ito ay 2022 Toyota Hiace Commuter Deluxe. Ito po yung may nguso. So ongoing na detail ngayon. Ayan po, pasadahan ho lang natin. Naka-monotone ang kulay. Ginawang monotone yung dating may-ari. Ayan. Binabuffing ho ngayon para ready for release na. Ayan po. Sa mga naghanap ng Toyota Hiace Commuter na may nguso, ayan. Ayan. Consider nyo to. Ito, i-vlog ko to sa susunod kong episode. Ayan, para sa mga naghahanap ng crossover, meron tayong 2019 Hyundai Tucson 2.0 liters GL variant automatic transmission diesel. Ayan po, napakaganda nitong sakyan. Kulay dark gray. Ayan, ang baba din ng tinakbo, nasa 23,000 lang. Ayan, lahat ng kanyang mga gulong naka disc brake lahat, 17 inch ang kanyang rim. Ayan o. And yung kapal ng gulong, nasa 90% tread life pa. Ayan po, all original, all stock. Wala akong mga dinagdag nung dating may-ari. Ayan, ikutan ho natin. Ayan. Ayan, dito sa kanyang tailgate. Meron siyang spoiler. Meron siyang brake light doon. 2.0 liter yung kanyang displacement, engine displacement. And buksan na natin dito. Ayan o. Napakaganda. Wala akong mga sira, upuan. And dito sa loob, amoy bago pa. Well maintained tong sakyan. 2019 model. Low mileage, nasa 23,000 lang. Ayan. Dito rin to sa kanyang harapan. Yan, all stock lang po ito. Ito yung ano, automatic climate control. Ito yung kanyang ano, walang mga touchscreen. Ito yung maliit lang po yung kanyang head unit. Ito yung kanyang manibela. Oh. Ano yung kanyang tinakbo. Ayan po, ipakita ko mamaya doon pagpunta natin sa kabila. Ayan, nakamating. Ayan. Tingnan natin sa kabila. Po yung kanyang tinakbo, 23,000. Ayan po, ipopokus ko po. Ayan po, 23,000 2,656. Ito po, maayos itong upo loob, wala akong mga amoy sigarilyo. Maayos, mabango. Bottom line, mabango, maayos po itong unit. So ang presyo nito is 938,000 pesos 2019 Hyundai Tucson. Sa mga naghanap ng crossover, ito po available 2019 model. So sa cash, sa bank financing, pwede. Sabi nung ni bossing dealer is pwede sa 20% down payment, maximum 4 years to pay. Ayan po. So sa mga interesado, mag advise nyo ako one day before kung gusto nyo pong i-check itong unit. Nadidig po sa kanyang harapan. Ayan o. And dito rin po sa passenger side. Ayan po, maayos din sakyan. 23,000 lang po ang tinapo. Next unit mga boss, sa mga naghanap ng Toyota Innova, ito meron ulit tayong 2019 Toyota Innova E variant manual transmission diesel, kulay silver. Yan po, first owner itong unit. 38,000 lang po ang tinakbo nito, 2019 model. Yan po, original pa yung kanyang mga accessories. 100% original paint, all stock. Ayan po. So yung lahat nakapaho, body color, lahat ng kanyang mga door handles. Ayan, all stock po ito. Wala akong mga dinagdag nung dating may-ari. Ayan, maayos po. 100% original paint. And ito yung kanyang rim, 16 inch rim.
Ito yung kanyang gulong. Ayun, nasa 90% tread life pa. Naka disc brake ito. Kanyang rim. Ayun, mugs. Ayun po. Nakita ko dito sa loob. Fabric seats, kulay itim. Ayun, maayos po yung kanyang upuan. Ayan. Ito yung kanyang dashboard. Meron siyang eco mode at saka power mode. Ito yung tinakbo niya, 38,000 plus. Ayan, may mga audio control dito sa kanyang manibela. Ayan, sidings po niya, maayos po. Wala akong mga gasgas. Well maintained itong sasakyan, second row. Ito yung kanyang upuan. And nakatiklop lang po yung kanyang ano, kabilang upuan dito sa second row. And nakasabit yung kanyang mga pang third row seats. Ayan, may mga singawan ng aircon dito. Dito may control na rin. So maayos yung sasakyan, 2019 Toyota Innova E variant. So ang presyo nito, and update ko pala, ang dating presyo dito is 868. Ngayon may update sa price, 838 na lang po dito. So pwede ito sa cash sa or bank financing, 20% down. Ayan, dito kanyang tail lights. Oh, tail lights na original pa, naka-step, naka-spoiler. Ayan po, tingnan niyo si pati niyo po. Maayos po. Ayan. Maganda ho itong sasakyan, 2019, para sa mga naghanap ng manual transmission na Toyota Innova. So ang presyo is 838,000 pesos. 38,000 plus ang tinakbo. Ayan, sa mga naghanap ng pickup, mga boss, ito pickup na 4x4 and manual transmission. Consider nyo tong 2019 Nissan Navara BL variant. Manual transmission, diesel. Ayan po, loaded itong unit na to. Yung top of the line. Ito, napapansin dito, meron siyang camera. Meron kang camera dito. Meron ding camera doon sa side mirror magkabilaan, meron din camera doon sa likod. So equipped to ng 360 degree camera, and din dating may-ari dinagyan din siya ng fender guard. Okay, flarings po yan. Ayan, pandagdag angas sa itsura ng pickup. Ayan o, kulay white, and tinakbo nito is 19,000 lang. Ayan, naka-step board, naka plastic garnish itong kanyang mga door handles. Four-wheel drive. And nandun ho yung kanyang isang camera pa dito, rear camera. And meron na rin mga sensor dito. I think meron sensor. Yan, BL variant. Ito po, yung BL variant. Ito, again, wala lang pong bedliner cover, pero meron siyang bedliner po ito. Itong Nissan, may tatak Nissan. Yun. Naka leather seat na rin po ito, mga boss. Ayan, no? So, ayan, no? Leather seat, dahil BL variant to. Ayan, maayos tong upuan niya. Wala akong mga sira. Ayan. Merong singawan ng aircon din dito. Ayan. Yung kanyang manibela, may mga steering functions. Meron siyang head unit doon na touchscreen. Ito po. Yun. Ito, touchscreen yan. And push start button na rin po talaga ito. Yan o, yun yung push start niya. So, 19,000 plus po ang tinakbo nito. And ito yung kanyang sidings po. Maayos yung sasakyan. Naka leather na rin tong kanyang leather wrap itong kanyang mga sidings sa parte na to. Ganun din ho sa kabila. Yan po. So
So pakita ko yung kanyang tinakbo is 19,000 plus. Ayan o, 19,000 plus. So equipped na rin to ng ano, traction control. Ayan po. So ayan. So consider nyo sa mga naghanap ng pickup no 4x4 and manual transmission. So ang presyo nito is 978,000 pesos. Ayan, pwede ito sa cash or bank financing. Nissan Navara VL variant 4x4 manual transmission diesel. Yung mababa lang ho tinakbo nito is 19,000 lang. All original. Ayan po, all stock. Another pick up mga boss, 2018 Ford Ranger Wild Truck 4x2 manual transmission diesel. Ito po yung magandang kulay nito, kulay orange. Parang ito yung branding ng ano, Ford Ranger. Ayan, all stock to mga boss, 2018 Ford Ranger Wild Truck. Ayan, bagong dating, 50,000 plus ang tinakbo. Ayan, makinis na makinis, maayos. Ayan po, para sa maghahanap ng pickup na manual, i-consider nyo to po mga boss. Ayan, all stock. Meron din palang camera dito. Ayan po, ayan, may reverse camera. Walang nilagay na bed liner cover. Ayan, maganda yung upuan po nito. Ayan, leather seats, combination ng may orange at saka black. May naka emboss dito na Wild Truck. Ayan, embroidery pala ang tawag ko dito, naka embroidery yung kanyang Wild Truck. Ayan, manibela, multifunction steering wheel, automatic climate control, manual transmission. Ayan, ito yung kanyang original na head unit. And ito yung taas abay ng kanyang dashboard, naka leather wrap. Ito po, maganda, naka leather wrap. Ito yung kanyang sidings po, maayos. Ayan, and ito yung kanyang second row. Ayan po, 2018 model po ito na Ford Ranger Wild Truck. Yung kanyang Wild Truck. Ayan, may list. Ayan, may sticker dyan ng Wild Truck. And naka Bridgestone yung kanyang gulong disc brake. Yung kapal ng gulong po niya, oh, makapal pa, nasa 85%. And ito yung kanyang displacement, 2.2 liters, 6-speed automatic manual transmission. Ayan. Ito yung kanyang side mirror. Ayan po, kulay gray. So ang presyo nito is 938,000 pesos. 2018 Ford Ranger Wild Truck manual transmission. So consider nyo po kung gusto nyo i-check ito unit, advise nyo po ko one day before. Ayan po, siyapatin po ninyo, yung maayos po. Ayan, wala akong mga dent, wala akong mga gasgas. Ayan, wala akong nilagay yung dating may-ari na tint sa kanyang mga bintana. Siguro hindi niya ayaw nilagyan ng tint. So ayan po, ito yung kanyang side profile. Maayos po. So number ko nandyan sa screen, and pa-subscribe na rin po para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Para sa mga naghahanap ng SUV na manual 4x4, and po, consider nyo to, 2016 Mitsubishi Montero GLS 4x4 manual transmission diesel, kulay silver, 40,000 plus ang tinakbo. Ayan, 1 ang ending,
makinis na makinis, 100% original paint, naka leather seat to mga boss, mayroon siyang step board, naka Bridgestone ang brand ng kanyang gulong, and 95% tread life. Itong 18 inch to, itong kanyang rim, ayan, maayos po, tignan nyo, naka-chrome ang kanyang mga door handles, may rain visor, naka-tint lahat ng mga bintana, original pa yung mga kanyang mga ilaw, ayan. Ayan po, dito rin po sa kabila. Ayan, pakita ko po sa loob. Leather seat to, kulay itim. Ayan. Naka auto fold na yung kanyang side mirror. Dito nandito yung switch. Naka push start. Traction control. May switch ng kanyang mga sonar sensor. Ayan po, yung mga nandyan sa mga bumper niya. Multifunction steering wheel. And ito yung kanyang tinakbo. 40,000 plus. 40,547. Ito yung kanyang touchscreen. Ayan po. Automatic climate control na rin. Manual transmission. Yan yung cambio niya. Ito yung kanyang leather na upuan. Kulay itim. Maayos po. Wala akong mga sira. And itong kanyang driver side. Naka power seats. Yan. Manibela. Ano banggit ko ba? May mga steering function. And dito sa second row po niya. Yan po, maayos po. Tignan nyo. So, sa mga naghanap ng SUV na manual na 4x4 pa. Ito, i-consider nyo. 2016 mo. Mitsubishi Montero. Yan. So, ang presyo nito is 938,000 pesos. 2016 Mitsubishi Montero GLS 4x4 manual transmission diesel, 938,000 pesos. And para sa mga naghahanap din ng mga sedan at saka compact car, meron din po. Ayan po, oh, isang Wigo, isang Honda Jazz, Honda City. Ayan po, meron ding CRV 2006 model, meron ding Mitsubishi Adventure. Ulit po ito. Ayan, meron din pang isang manual din po, na manual po ito na Honda City. Ayan po. So tingnan na natin yung Toyota Wigo 2020 model po ito. Toyota Wigo G automatic transmission. Ayan po, automatic transmission. Ito yung kanyang loob. Maayos po. Maganda yung mga upuan. Ayan. May aso dito. Ayan, ito yung kanyang likod. Naka-spoiler. Ayan, ang tinakbo nito is nasa 30,000 plus 33 to be exact. Ayan po, Wigo G. Ayan. 1.0 liter gas engine, automatic transmission. Ang presyo nito is 588,000 pesos. Ayan. And sunod naman po, Honda Jazz 1.3 liter engine. Ayan po, 2013 model. Ang ganda ng kanyang kulay. Avocado green po yata ang tawag ko nila nito. Ayan o, ganda ng kulay. Kulay green. Avocado green. Tama ako. 2013 model. 1.3 liter engine. Honda Jazz. An automatic transmission. All stock po ito. So, ang presyo is 518,000 pesos, negotiable. And sunod naman po, 2018 Honda City automatic kulay silver. Ang tinakbo is nasa 54,000 plus. Tignan natin ho sa loob niya.
1.5 liter engine to. All stock to. Yan. Maayos po. Buong buo. Loob. Wala akong mga sira. Intact lahat. Touchscreen ho yan. Automatic transmission. Naka seat cover pa. Maayos po. Honda City Automatic. So ang presyo is 648,000 pesos. Yan po sa mga naghanap ng sedan 2018 model Honda City. So yan, balikan na natin, recall lang to natin. Honda Jazz 2013, 2020 Toyota Wigo. Ayan po, 588. Ito naman po is 518. And ito po, Honda City 648,000 pesos. And ito naman po susunod, Honda CR-V 4x2 automatic. Ayan po, 2.0 liter engine, 88,000 plus ang tinak po. Kulay beige metallic ang kanyang kulay, oh. Ang kinis, oh. 100% pa original paint. Ang presyo is 2,600. CRB is 428,000 pesos. And sunod naman po is 2017 Mitsubishi Adventure kulay itim at 2-tone color, black and gray ang kanyang kulay. 2017, ang presyo nito is 628,000 pesos. 62,000 plus ang tinakbo. Ayan. Kita ko ho ngayon dito sa loob ng itong Mitsubishi Adventure GLS 2017 model. Tingnan natin, no. Ayos ko. Oh, dinagdag ko ng dating mare, nilagyan niya ng seat cover na leatherette. Ayun po, maayos. Yan, ito yung kanyang dashboard. Intact po lahat yan. 62,000 plus. Yan. GLS Sports po ito. 10-seater. Itong Mitsubishi Adventure 2017 model. Ayan din po yung kanyang upuan, o magkaharapan. Dito din po. Yan po. Magkaharapan yan. So, consider nyo. Kung maghanap ng Mitsubishi Adventure. Ito yung 2017 model. Ayan ang presyo nito, mga boss, is 628,000 pesos. 2017 model Mitsubishi Adventure GLS Sports manual transmission diesel kulay black. Then sunod naman po ito, Honda City manual din po ito, kulay white. Ayan po, off white ito yung kanya kulay. 1.5 liter engine Honda City 2019 model. And 1.5 liter engine. Kanyang max. Ayan po. Ayan. Concept 1 na max. Wala akong mga gutter marks. Maayos po. Ayan, buksan ho natin. Kita ko. Ayan ang kanyang loob. Manibela, 50,000 plus ang tinakbo. Manual transmission po itong Honda City 2019 model. Ito Euro 4 compliant na rin to. Ito pala itong 2019 Honda City. Ayan po. So maayos po yung sakyan. Ang presyo is 558,000 pesos.
2019 Honda City 1.5 liter manual transmission gas. So, mga naghanap ng manual transmission, okay, check nyo ito, itong unit na to. And sa mga naghanap pa ng sedan, ito pa, meron pa isa, 2012 Honda City 1.5 liter engine, automatic transmission, 70,000 plus ang tinakbo. And ang kulay is parang kung ano po, sa kulay ng Toyota, blackish red, parang blackish red ang kanyang kulay. Ayan po, 70,000 plus ang tinakbo. Okay, all stock po lahat to. Ito yung top of the line ng Honda City noong 2012. O, tignan natin ho sa loob. Maayos po. Yun o. Nilagyan ng dating marito yung add-on niya. Ginawa niya ng maayos na leather seat cover. Ayan. Maayos po. Wala pong mga sira tong mga accessories niya. All stock. Lahat po gumagana ho yan. Ayan po. Ay, mayroon pa siyang car tag dito. Ayan po, 2012 Honda City, all power, top of the line. So yun po, consider nyo sa mga naghanap ng Honda City. Ang presyo nito is nasa 408,000 pesos. Honda City 2012 model. Ayan. Ayan mga boss, sa mga naghanap din ng utility van, marami ko silang utility van ngayon. Isa na to, 2017 Mitsubishi L300 FB exit body. Ito yung po yung mahaba 18-seater. Ito 18-seater. Ito mahaba to eh, exit body. Ay, 17 total pass. Ah, okay. And 17-seater. Ayan po, ang haba ng dito sa may kanyang kargahan, mahaba po ito. Tignan natin, ipakita ko. Ayan po, ipakita ko ngayon, kanyang loob. Naka dual aircon na rin. Ito, kanyang mga upuan, maayos, Wala akong mga sira. Ayan, di na tinanggal yung dating maaari ng plastic niya, naka-plastic pa. Maayos yung sakyan. 48,000 lang po ang tinakbo. Ayan, tingnan nyo dito sa kanyang taas. Ayan po, kompleto, maayos. 2017 Mitsubishi L300 exit body. Ito po, FB exit. Ito po yung pinakamahaba na L300. And ang presyo nito is nasa 688,000 pesos. May tapot po. Yan to. Pwede rin sa cash or bank financing. Minimum down payment para sa 2017 body ay model is 30% down. Ayan po. Mabilis lang po mag-approve. One day processing. Pangalawang araw i-release na. And marami pang may iba pang utility van or ito dito sa may bandang likuran. Ito, isa mo na ito, Isuzu QKR. Ayan po. 2020 model. Naka 3 liter engine. Ayan po. Maayos. Sa mga naghanap ng pangkarga, utility van, consider nyo ito. 2020 Isuzu QKR. Ayan po, blue power na Euro 4 ang kanyang compliant na. Ang presyo nito is 1,088,000 pesos. Ayan po. And another din, 2017 L300 Mitsubishi L300 FB Exceed. Ito rin po yung mahabang ng
ang kanyang kargahan. At o nung dating may-ari, linagyan ng bumper. Yun po, dito sa harap. And another, ito, Suzuki NHK. NHK, ayan po. NHR pala. Sorry, NHR. FB-type body. 2.8 engine. 2012 model. Ayan po, kay Dilipi Banden. Naghahanap po kayo. 748,000 pesos ang asking niya. And meron pa rito ito. Kia naman. Ayan po. Marami, meron pa doon. Kia naman po ito. Anong year model? 2018. Ayan po, dual aircon na. CRDI diesel manual transmission. So marami. Utility van. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pang-anim po yun. Meron din mga silang mga truck. I-vlog ho natin yan sa susunod. So magkano itong Kia? Ayan po. Magkano yung Kia? 848,000 pesos. Negotiable po yan. So yan po, marami kayong pagpipilian na utility van. Ayan po. L300, may Isuzu, may modelo rin na na utility van, naka Blue Power na 2020 model, ay 1,088,000 pesos negotiable. So number ko nandiyan sa screen, kung i-check niyo itong mga unit, buys niyo ako one day before. Maraming salamat po mga boss sa panonood. And lahat na nabanggit kong presyo is negotiable po yan. Lahat mga unit pwede po sa cash or bank financing. So po, maraming salamat po sa suporta. Shout out sa lahat sa inyo. So see you again on my next vlog. And huwag din kalimutan mag-subscribe. O bago ako magpaalam, huwag din kalimutan mag-subscribe po mga boss. Shout out po sa inyo. And see you again on my next vlog. Bye-bye.